Na mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabusiness at mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat. Pag-usapan po natin mga idol, ito pong sitwasyon ngayon ni Jonathan na pinagdadaanan. Nalaman nga po natin na umuwi na po si Inday dito sa Pilipinas at tuluyan niya pong inireklamo itong si Jonathan sa barangay. Dahil dito, marami po ang kumbaga umalma, ano po, at sinabi nila na bakit pinatulan talaga ni, ba't tinuluyan, pinatulan pa ni Inday Ocray si Jonathan. Marami kasi ang nagsasabi na itong si Jonathan ay wala sa kanyang sariling kaisipan, kakatinuan, kumbaga iba-iba yung, paiba-iba ang tema. Alam niyo po mga Indon, ito rin po ang, kung ito po ang pag-iisip o pagkakilala ninyo, so I think kung ako man si Inday, itutuloy ko po talaga. Bakit? Kasi upang malaman ko kung ano ang naging ganap nung panahon na sinasabi yan ni Jonathan. Kung ano ang mga nangyari. Kasi kung totoong hindi maayos o matino ang kaisipan niya, eh bakit nagawa niya yon? Di po ba? Mayroon bang something na kailangan malaman? Yung po yung talagang, kaya sa tingin ko, naunawaan ko si Inday dito na kailangan magpursige. Pangalawa, syempre po, sobra po kasi ang mga binanat ni Jonathan nung time na yon, di po ba? So, dangal po ni Inday ang nayurakan at may pamilya itong tao, kailangan niya siya talagang magreklamo. Ang sa akin lamang, mga idol, nung time na ibinigay yung yung subpoena kay Jonathan, hindi po pumunta si Jonathan doon. Di po ba? Kung saan saan siya pumunta. Oh. Ngayon, dapat Jonathan, pumunta ka, hinarap mo ito. Kasi ito ang pagkakataon kung sakali man totoong hihingi ka ng sorry at pasensya, ito ang pagkakataon. May kakampi ka ang barangay. Dahil ang government o ang barangay government, hindi naman yan kakampi sa isa eh. Papagitna yan, papakinggan ang bawat panig. At yan ang time, ang tamang panahon na sana na ibigay mo. Pero hindi ka pumunta. So ang nangyari mga idol, pumunta siya ngayong kilaka business. Kasi nakita niya na baka matulungan daw ni Kuya. Una po sa lahat mga idol, gusto nating linawin na ito pong problema ngayon ni Inday Ocray ay labas po dito ang kabusiness. Bakit? Kasi una, problema yan po ni Inday at ni Jonathan. Pero si Jonathan, pumunta pa rin po kay Kabusiness. Tingnan natin. Nung pumunta siya doon, pumayag na siya na doon na lang siya titira. Kasi, para siguro may kakampi siya, ano? Para nag-iisip siya na si Kabusiness na ang makakatulong sa kanya. Alam niyo, Jonathan, napakasarap sa pakiramdam ang ganyan. Na sana lumalapit ka kay Kabusiness, hindi dahil may pangangailangan ka na kailangan mong lusutan. At dito mo lang nakikilala ang ambag ng Kabusiness. Yun ang masakit eh. Di po ba? So therefore, mga idol, sa conclusion na ito, masasabi natin, matino ang pag-iisip ni Jonathan. Alam niya kung ano yung pinaka-remedy sa problema niya. At alam niya kung ano ang stand ni Kabusiness patungkol po sa kanyang kaso. Parang naniniwala siya na makakatulong si Kabusiness. It is because ang nagreklamo sa kanya ay nasa Kabusiness bilang reactors. Pero maliwanag po ang stand ni Kabusiness. Sabi nga ni Kabusiness, hindi siya makikialam dito. Hahayaan, kumbaga mag-o-observe lang siya kung ano ang daloy. So, sa mga nagko-comment ang babas kay Inday. Ako para sa akin, kung totoong mahal natin si Jonathan, hindi natin pipigilan ito. Bakit? Ito lang kasi ang pamamaraan eh. Ito lang din ang pamamaraan para matuto si Jonathan. Kailangan niyang matuto eh. Kailangan niyang matuto. And at the end of the day, kapag nag-usap sila, doon isulong na, Jonathan, makiusap ka. Humingi ka ng pasensya. Dapat yun ang harapin, hindi yung tatakbuhan niya. Di po ba? Ngayon, ang pinaka crucial dito mga idol, kasi
May upload eh, pangalawang upload. Pero hindi po natin tatalakayin yan sa reaksyong ito. Daanan ko lang mga idol. Nang nung pinanonood ko yung video, nakakagulat ang mga revelasyon. Napanood nyo po ba? Panoorin nyo muna mga idol bago ko banggitin kung ano po, para mas mainam na kayo ang makaalam. Kasi ako man, nung pinanonood ko ay nakakagulat ang revelasyon. So, nag-jibe ang aking kaisipan na tama yung ginawa ni Inday Ukray para makita niya kung ano nga ba ang talagang naging ganap at nagawa ito ni Jonathan. So ito po yung talagang nakikita nating rason kung bakit pinagpatuloy ni Inday. At ang dalangin natin mga idol na sana dumating ang panahon na talagang magkaano sila dahil nagkaharap na sila, di po ba? Ako ang dalangin ko na ito ang maging way para tunay na magkapatawaran. Kung magkakapatawaran, hindi ko inuunahan dito si Inday Ukray. Pero ang ibig kong sabihin, it is the proper venue para humingi ng tawad si Jonathan. At if, of course, nasa kay Inday Ukray na yan kung papatawarin niya o hindi si Jonathan. Depende sa kanyang malalaman. Diba? Ang pinaka-bottom line ng dito, mga idol, at least nauliwanagan tayo, ano nga ba ang nangyari? What is behind the scene sa nangyaring mga ganyan? Sa nangyari, sa naging ganap na ganyan? At nasabi yan ni Jonathan. Yun po yung pinaka-importante dito, mga idol. Kasi sinasabi natin na si Jonathan ay wala sa pag-iisip eh. So ito ang makakapagpatunay kung talagang nasa husto nga ba si Jonathan na pag-iisip o sadyang ginawa niya dahil wala siya sa saktong pag-iisip. Di ba? Ito po yung talagang makakapagpatunay. Pero isang bagay lang ang magiging aral nito para sa iyo, Jonathan. Ang lahat ng mga pagkakamaling ginawa mo ay may karampatang kaparusahan at tunay ang pagsisisi na nasa huli. Pero dapat matuto ka sa mga bagay na ito. Dapat may matuto ka, may matutunan ka sa bagay na ito. Kasi alam niyo mga idol, nakakaawa talaga si Jonathan eh. Nakakaawa si Jonathan. Mayroon akong mga reaksyon na gusto kong sabihin pero ire-reserve ako. Kasi hindi pa tapos ang usapan. Dito lang muna tayo sa unang video. Doon lang ako magpo-focus mga idol. Mga nangyari, mga aral. Kasi meron akong nais sabihin, meron akong naoobserbahan, meron akong nakikita, pero hindi ko po masabi kasi hindi pa tapos yung usapan. Siguro kung tapos na ang daloy mga idol, saka ko masasabi ang kabuuang reaksyon ko dito. Pero ang isa lang ang masasabi ko, para kay Jonathan, matuto ka. Matuto ka. Dahil ang bawat pagkakamali ay may karapatang kaparusahan at may batas na nangangalaga para dyan. Sa mga nagmamahal kay Jonathan, huwag kayong magalit. Huwag kayong magalit. Huwag niyong ibas si Inday. Dahil kung mangyari sa inyo yan, sige nga po, di po ba? Kung kayo po ang tatayo sa sitwasyon ni Inday Ukray, wala din po di ba kayong gagawin? Baka po, mas lalong magalit kayo kaysa kay Inday Ukray. Di po ba? So, unawain natin ang damdamin ng isang Inday Ukray. Ano po ang magiging ending? Ano po ang magiging dulo nito? Pero alam ko, naniniwala ako na at least may mapupulot na aral dito si Jonathan. At maging tayo, ha? Maging tayo ng mga tagapanood, mayroon tayong mapupulot na aral. Magpaganong paman, mga idol, nakita ninyo, kahit doon sa video, sinabi ni Inday Ukray na maliwanag yung sinabi niya. Sabi niya, si Ka-Business, kahit si Ka-Business namamangka sa dalawang ilog. Bakit sinabi yan? Kasi may protection kahit ganun si Jonathan, mahal pa rin naman ni Ka-Business siya eh. Mahal pa rin niya ni Ka-Business dahil pamilya ang turing niya. Di po ba? Kaya, hindi naman siya, kumbaga hindi siya pwedeng manghimasok sa bagay na ito dahil mahal din niya si Inday Ukray bilang reaktor. Isa lang po mga idol ang aking nasa isip. Sino ang biktima rito? Mayroon ba tayong dapat malaman?
Mayroon bang mga pangyayari na hindi natin alam? Sino nga ba ang totoong biktima dito? So mga idol, ihang lang muna natin itong ating reaksyon. Ano, hanggang dito lang po muna ako. Marami akong gustong sabihin on the way. Pero hayaan muna natin na si Inday Ukray ay bigyan natin ng respeto muna, ano po, yung daloy. At kung saan man papunta yan, mga idol, ay atin lang pong tungnan at subaybayan. Pagkatapos po niyan, saka natin buuhin ang ating reaksyon. Pero magpaganon pa man, mga idol, naniniwala ako sa pananalig ko. Ito rin po para sa lahat, naniniwala ako na kung ano po ang stand ni Mr. Kabusiness doon sa pakikipag reconciliation na nangyari po noon, ay ganun pa rin po ang magiging tayo yan ng Kabusiness. Dahil ang Kabusiness ay puno ng pagmamahal at ayaw ng Kabusiness na masira ang anumang mga relasyon ng magagandang pagkakaibigan. Kaya nga lang, katulad ng sinasabi natin, kung mayroon mang lalabas na kung anong mga pangyayari, is behind na po ang Kabusiness doon. Hindi na po sakop ng Kabusiness yan, kundi it is Inday Ukray and Jonathan. At yan po ang ating pakatutukan at abangan kung ano po ang mga kasunod na mga pangyayari. At magkakaroon po tayo ng continuous reaction dito, mga idol. Titingnan po natin. Ayaw ko lang po magkomento in advance kung ano po, kasi hindi pa natatapos. Patapusin natin ang kwento, patapusin natin ang lahat. Pero sana, bago ako matapos, isang aral lang ang gusto kong sabihin kay Jonathan. Jonathan, huwag kang matakot sa batas, kasi ang batas ay kakampi ng mga taong naaapi. Pero kung mayroon kang nagawang mali, doon ka matakot. Dahil ang bawat maling ginawa mo ay may karapatang kaparusahan. Magpaganon pa man, kung tunay at buo sa puso mo na pagsisisihan mo ang mga bagay nito, nasa kausap mo na ngayon kung tatanggapin ang iyong pagsisisi. Mga idol, ako po si Taong Gala. Please do kuring unfollow Kabusiness Official, Kabusiness Family and Papa Dens. Lahat po ng ating mga kagwang, at sisama na po natin ang lahat ng ating mga reactors na nagtatanggol po sa Kabusiness. Sa muli po, mga idol, Taong Gala, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yung mga Kabusiness, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan, mga Kabusiness. Ayun, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.